Ito na yung kanyang story po to. Kulang yung ating bakal. Walang breeder, ang limb. Yun yung gagawin natin. Ilalagay natin doon sa isang. Yung doon yung kanyang yung room. Magdadagdag ako ng reinforcement. Gagawin din kung pang ano dito, pang ilagay lang natin dun sa malalim na portion na yun. So pwede pala po yung barrel minis na, ma-plaster nga na rin yan. Tapos alagyan natin. Saan tayo ba yung datang mo? Ang swimming pool. Ito po yung magiging access niya. Good morning, yung mga boss. Welcome back po muli dito sa ating channel. Yan, bali kanina, dapat ngayong araw pumunta po tayo sa Tarlac Project. Kaya lang pagising ko. Gusto kong bumangon, pero yung katawan ko ayaw pa. Medyo masama yung pakiramdam natin. Tingnan natin baka hanggang mamaya kung magiging okay po tayo. Medyo masama po yung ating pakiramdam. Parang mabigat yung katawan kaya na nasa igan ako. Gusto kong bumangon ng aking isip pero yung aking katawan ayaw, gusto mo magpahinga. So nandito pa tayo sa farm. Tignan natin hanggang mamaya mga boss kung makakapunta tayo sa Tarlac. So nandito na si Aaron Man. Ano nangyari si Aaron Man? LBM? Ha? LBM ka no? LBM no? LBM eh, lasing bago matulog. Ay, hindi nakapasok kahapon. Sana natapos-tapos na tong breeder cage. Ayan, absent po kahapon si Aaron Man. Oh. Patuloy lang yung breeder cage natin. Tapos yung ating lop. Ayan na siya. Ayan na siyang magdanan. Kasi itong ating pinapagawang mini pan. Excited na akong matapos to. Excited na rin tayo. Matapos to mini pan. Ayan o. Ito na yung kanyang pinaka parang flint beam. Ito po yung pantay ng ating tambak. Ito, ganyan kataas. If ever na papatambak tayo. Kaya inano ko na siya, hinabang ko na. Tinaasan ko na po yan. Alas hanggang doon sa may beam na yan. Tapos yan, pa-flooring po ito. Kulang yung ating bakal. Ibili muna ako ng bakal. Tapos pili tayo na may uulam. Dito lang naman yung bilihan ng ano, yung hardware na malapit dyan. Po yung gate. Baka lumabas yung mga aso at makakagat pa sila. Okay. Okay. Ayan mga boss, nandito na tayo. Pumunta lang ako sa palengke. Bumili ako ng merienda nila tsaka ulam. Mamaya, kapunta tayo sa San Simon. Oo, San Simon Project. Merienda, bumili po ako ng lugaw. Aras kaldo. Thank you.
Banda muna tayo. Yun oh. Ito ko ako. Nasaan yung ano dyan? Yun yung iba itlog. Ito na to. Manok. May manok. Ito. Ito pa yung iba. Ito ko ah. Pero malakas si Aaron na. Natanggal yung kanyang hangover. Hindi di basura. Ayan, hindi na po yung ating lock. 0.5 diferensya. Maximum tolerance tayo 3 mm. Ayan. Ayan, basta yung ating breeding cage. One, two, three, four, five, six, seven, eight, walo. Walong ano po to? Walong walong breeder ang mga dito. May lalagay natin. Walong breeder. Ayan o, yun, lalagay natin dito yun. Tapos yung pa. Tapos yung mga nandun. Ang magandang klase yung pating pararamihin. Tapos matitingin tayo ng ating mga, yung mga local natin dito, yung magandang maglimlim. Yun yung gagawin natin, sitter. Siya po yung maglilimlim dun sa mga itlog na, for example, ang itlog to nagsabay silang ng itlog. So kukunin natin yung itlog nya, ilalagay natin dun sa isang ano, maglilimlim sitter, sitting sitter tawag dun. Ano? Yan, kain tayo. Ben, manta na. Kain po tayo. Yan, happy fiesta pala sa ano, sa San Juan Baño Arayat, Pampanga. Fiesta po ngayon. Tapos sa birthday ni Lolo Imun, tatay ni Lolo Boy, si Lolo namin. Birthday po ngayon, happy birthday in heaven. Yan, fiesta po ngayon dito na paring Mike. Yan, pare, happy birthday taloy. Happy fiesta sa San Juan Baño. Fiesta. Ila, sarap po. Nilagang baboy. Sarap ng ulam natin ron, no? Hindi pa ako sa music mo dyan. Ayun po tayo, Ryan. Tapos natin kumain. Talayas tayo, pumunta tayong San Simon. Tapos baka tinan natin kung makadang tayo sa maghalang. Basta alis na po tayo. Ayan, habang break time, naglaro sila ng billiard. Sinking gagamitin natin para mas mabilis po tayo. Napainit ko na. Let's go! Moments later. Sa kahapon po, Webes. Sa linggo na po yan, sa linggo na yung ating binuhusan na slab dito. Curing period po ng ating slab is 28 days or 4 weeks. Siguro pang 2 weeks pwede na tayo magbawas ng ano, ng tukod dyan sa ilalim. Pero 28 days, at least mga 28 days po, clearing or stripping. Totally strip na po yung mga tukod natin dyan sa ilalim. Ayan. Mga soaring jack, pwede tayo magbuwas. Titira lang natin yung sa may ano, beam. Ayan. Okay na oh. Alos sumilit na po yung ano, yung itsura niya sa perspective.
Tapos meron pong inanon si Kuya Herman dito, baka dito sa area na to, dito sa pinaka eskwela dito sa may bedroom na to, maglalagay po tayo ng cladding diyan. Tulad ng request ni Kuya Herman. Ayan, shout out Kuya Herman at sa De Vera family. Formworks ongoing, siguro sa tansya ko makakapagbukas kami dito mga 2 weeks pa para ano siya ang tawag dito, planchado. Tapos meron tayong mga idadagdag na support beam dito sa mataas na to, support beam para matibay. Tapos naging inquire na pala ako ng ano, ng waterproofing natin dito. Meron na po ako nakausap, so yun po mga nagbabalak na magpagawa ng bahay tulad nito, meron siyang terrace tapos sa balcony tapos sa roof deck. So mas ma-advise ko po sa inyo na gumamit na tayo ng ano, ng magandang klaseng waterproofing tulad ng asphalt membrane ng i-apply po natin dito sa project natin. May warranty naman po yun, ayon dun sa kausap ko is 10 years warranty kanilang asphalt membrane. So pagka nandun na tayo sa part na yun, ipa-plus ko rin sa screen yung ating ano, yung ating contact sa waterproofing materials or asphalt membrane. Yeah. Yung mga siding mga boss, natanggal ko na para sumingaw yung concrete. Happy birthday. Thank you, boss. Happy birthday nung ano, nung March 6. Chipping. Wait. Sige. May sunog. Lagi nilang may sunog. Nasusunog ang fish pan. Ayan, buti na lang po yung roofing beam niya isa matibay. Kung saan yung ginamit nilang rebaring dito, yung kanilang bakal. Ano sa 16mm naman po yung bakal niya. So, pwede siyang gawing ano, roof deck. Tapos yung dadagdag tayo ng pinaka-support dyan. Bali, ilalagay po namin support dito is C-channel bar na 1 port or 4.5mm. 4.5mm by ano, 6. Mag-a-add po tayo dito pampatibay din salo sa ating steel decking para hindi siya magalaw pagka lalo na ganito mga boss yung ano, yung kanyang span medyo malapad, so kailangan natin lagyan ng suporta. Yan tulad dun, no? Medyo malapad yung kanyang span. Tapos yung CR dun, nalagyan po natin siya ng beam. Dati kasi wala pong beam yun. CSB lang yung sa may part ng CR na yun. Siguro 1 week pa, mawi-prepare po nila lahat to. So yun. Siguro by next other week. Or isang linggo, tapos sa isang linggo, makakapagbukas na tayo dito. 2 weeks pa. Yan, tapos pala yung buhos natin dito baka po ano na lang tulad ng ginawa natin sa ibaba, mixer na lang na ano, concrete mixer na lang kasi yun pong naging para ko sa ano, sa ready mix. Pinakita ko yung ano, may obstruction do, may kuryente, so hindi daw pwede yung ano, yung kanilang boom doon, hindi siya makakaano doon, ano doon ng kanyang yung boom na pambuhos dito. So wala, talagang no choice tayo, baka magdadagdag na lang po ako ng tao.
schedule na lang natin ng ano ng libre lahat ng mga tropa. Magdadagdag ako ng reinforcement dito. Dito kasi halos sa mataas na to. So kailangan ng tao dun sa ibaba, tapos pasa-pasa yung halo or yung concrete pouring. Yan, ito yung mga cladding, mga fluted panel po to na binaklas natin dito sa may pinaka-entertainment area. Yan, maraming salamat po pala kay Kuya Herman sa sponsor niya merienda, McDonald's. Yun o. Maraming salamat po. McDonald's po yung merienda nila kanina. Order po niya to Kuya Herman. Pare, kapala merienda nila din. O, boss. Yan ako, no? First price na. Oh, McDonald's pa. Iba talaga kayo, ha? Yung lang yung lang French fries, oh. Hello? Yeah. Ayun. Ayun. Ayun, pare. Ito po yung support natin. Si Channel Bar. Lahat po yun, pati yun, lalagyan natin ng suporta sa gitna, sa ato. Para lalong matatag. Actually, kahit hindi po natin lagyan yan, pwede. Pero mas sinisigurado natin na matibay. Itong high ceiling na to, lalagyan din natin ng support. And tapos dito po yung hagdanan niya. Oy! Po siya, tapos yung magiging railing nito stainless tapos tempered glass. Ganda nito pagka natapos, mga boss, magiging functional po itong area na to. Ayan, ito yung aero, bilaklas natin to. Okay, maya po iwanan natin sila. Ito, makapalit din po ito. Makapalitan ng temper glass to. At tanggalin na po natin itong ano to. Masuot siya, ano, GI pipe. Ay, GI pipe, stainless. Stainless. Tapusin lang natin itong dirty works. Ang slab na yan, yan na lang po yung pinakamabigat dyan. Tapos sa finishing. Ay. Finishing tayo dito sa loob. Maganda din tayo dito, repaint. Tapos ano pala, ito din pala yung isa sa ayusin natin, mga boss. Meron pong ano dito, kailangan baguhin dito sa kanyang electrical. Kung mapansin nyo, okay naman po itong electrical nya. Ang babaguhin lang natin dito sa wiring. Yung po kasing nilagay nila dito, medyo manipis yung wire. Tulad dito sa mga AC, aircon outlet, number 12 or 3.5 lang na wire yung gamit. Kung saan dapat ito, nasa 5.5 or number 10. Ayan, itong mga AC, tapos yung mga yan, tulad ng ref, dapat at least nasa ano to, nasa number 10 or 3.5. tapos yung mga wire din nya mukhang pinababago ni Kuya Herman. Yeah. Isa rin sa babaguhin natin yung rewiring. Tapos itong main door. Yan, itong main door po, lalakihan po namin to. Gagawin natin 1.2 by 2.4 yung kanyang height, 1.2 yung kanyang lapad. And actually meron siyang ano dyan, layout, guhit, tapos itong bintana. Lalakihan din po to. Pantay sila dun sa header nya. So ito, mababago po yan.
babalik natin yung ceiling. Tapos dito sa may garahe niya, meron po tayong meron pong gusto si Kuya Herman na ceiling dito na unique. Soon, saka finishing na tayo. Doon po marireveal ko anong gusto niyang design dito. Ayan, shout out kay Kuya Herman. Dito sa area dito, okay na rin. Baka dito hindi na natin sasara to para medyo maliwanag din po yung bahay. Ayan. Kasi ito yung mga in-additional nating column. Yung posing, ano na to, bakod. Medyo mababaw lang yung kanyang pundasyon. Kaya nag-add tayo ng column. Para matibay ang humahawak dito sa ating ginawang slab. Kung dito lang tayo papatong, o dito tayo mag-base. Medyo alanganin, lalo natin. Ayan o. Halos humiwalay na po siya. Ang pinakabakod. So, yun. So, syempre, doon na tayo sa matibay. Nag-additional tayo ng dalawang column dito. Ito. Ito pa rin yan, dirty kitchen. Yung mga pintuan natin, oh. Ang ganda nga. Pulido-pulido, no? Oh. Baka talaga, talagang nakuha mo yung pamangabat ng tatak mo. Oh. Pati yung usot niya. Oh. Pati yung... Puro ka pa kusot, ha? Ah. Ayan po yung mga main door natin. Ang ganda, oh. Sa ano po ito? Sa Tarlac. Ang ganda. Apartment lang. Iyayamanin yung mga pintuan, no, Bert? Ayan, oh. Soklay. Ang... Design na yan, soklay, Bert na. Soklay. Aswe. Aswe. Tapos, talagyan natin ng kulay black yan. Black. Ilan to? Sampo. Sampo. Limang groove, limang soklay. Ano pa yung mga pito? Yung mga plus down lang yan, o. Plus down. Shout out kay Boss Gody. Tinan mo yung anak mo. Talagang nakuha yung ano, yung kagalingan mo. Shout out niya ba yung tatang mo? Shout out niya ba yung tatang mo, Malbe? Shout out nga mo. Padala mo meron sa akong dollar. Alam mo kaya. No, yun eh. Yan po yung mga pinto natin. Yan yung po mga interesadong gustong magpagawa rin kay, ano, kay Gilbert. Anak ni Boss Gody. Hillsas Factory. Ay, Furniture Factory. Ayan. Pwede po kayong mag-inquire sa kanya. Ipa-plus ko po sa screen yung kanyang FB page. Meron po siyang page. Hillsas Furniture Factory. Sas Factory. Update po tayo dito sa farm. Sarap ng hangin, oh. Sarap-sarap ng hangin. Interior. Ano gamit pa to? Pantali. Ba? Initier na ron, ha? Lagay mo muna si Aaron man para di makapagtrabaho bukas. LBM na naman bu- mamaya. Bukas, oh. Ang ganda-ganda ng breeding cage. Hindi pa tapos na. Bukas. Pati pintura.
Eh, mamaya tingnan ko, pinturahan ko mamaya. Yan pa naman mga primer na white. Yan sa breeding cage. Walo. Tapos lalagyan natin pugad. Talagang kinarir na yung pagkakalapate. Kinarir na. Ba. Papatubigan na yata ni Lolo Boy yung ano. Lolo Boy, dito kinipa. Ayun, mamos update tayo dito sa mini pan. Mini pan ang swimming pool. Ayun siya. Ayan. Ayan, dito po yung magiging access niya. Halos ito kasi yung tambak natin, mga boss. Ito yung elevation ng tambak. Ayan. Tapos siya, meron siyang tatlong step. Meron siyang step pa rito. Ayan. Tapos yan yung ano, ilalim. Tapos pagka gusto nating kumuha ng isda, ayan, step. Okay. Tapos ito yung kanyang access. So, one step. Laba tayo sa ilalim. Ay, isang step pa po yan. You know, wow. It's waterproofing. Tapos siya, mga boss, yung gagamitin kong pang ano dito, pang for example, i-drain ko siya. Meron po tayong ano dito, submersible pump. So no problem po yung pag-drain natin dyan. Ilagay lang natin dun sa malalim na portion na yon. So pwede pa natin pandilig sa mga halaman yung tubig nito. Ayan, meron po akong ano, mga submersible pump dyan. Yung ating pandidrain. Tapos meron din ako Robin. Ano, yung ating water pump. Yun yung gagamitin natin papatubig dito. Dito yung Robin, i-check ko. Ayan. So, ganda-ganda yung tapos natapos. Ito, papalinis ko na ito. Papatanggal ko na po yung ano ng baboy na yung para minis na ma-plasteringan na rin yan. Tapos itong ito, papababa ko po ito hanggang dito. Salagyan natin ng hanggang dito, glass salamin. Salamin yung kanyang pinakabintana dyan para tanaw na tanaw yung you know, Mount Arayat. Yes. Excited na ako dito. Ganda. Bukas. Tapos na yung plastering yan. Yun o, may mga nagpapalipad ng saranggola. Mga bata. Saranggola nila o. Shout out. So, yan na mga boss, dito na po tatapos yung ating vlog for today. Kita-kita tayo bukas sa next upload. Yan na, paalam po. God bless. Ingat.